Ayan, good morning guys. Ayan guys, i-flex ko lang yung ano, yung ating pinalita na dito. Ayan yung windshield. Inorder ko lang yan sa Lazada guys. Almost 100 ringgit yata yan. Tapos yan, yung plate number sa harap. Pinaano natin yung sticker. Tapos ito naman yung sa likod. Ayan yung plate number naman guys na pinagawa natin. Tapos yung box. So, yung side mirror guys, binaba na natin yan. Pero, mukhang hindi maganda. So, ngayon guys, yung video naman natin is kung paano tayo mag-check ng tubig sa radiator. Kasi yung radiator, hindi siya nabubuksan ng tamay lang guys. Kailangan buksan siya ng ano, yung takip, buksan muna bago siya ma-check. So dahil hindi pa natin na-check yan, pero wala namang indication guys, so kailangan mag-check tayo. So ayun guys, sa pag-check meron tayong 10mm socket kasi hindi siya mabuksan ng kamay. Tapos yun, siyempre screwdriver na Phillips screw. So ito, tatlong screw. Ay hindi pala, 8mm pala na ano, na sakit pala. Sorry guys, tao lang. Ito 8mm. So may attachment tong ink na nabili natin. Ito guys, bali tatlo yan. So yan guys, umpisa na natin para ma-check natin yung tubig o coolant ng ano, sa dito guys. At saka yung importante nito guys na ano, na ma-check yung coolant ano, kasi andyan yung buhay ng ating makina. So wala yung coolant niya, wala yung cooling system. Minuto lang yan guys, nag-overheat na yung makina nyo. So ayan guys, tatlong bolt lang to, bolt na 18mm yung ano, socket size nya. Ayan, tanggalan natin yung cover. So dito naman guys, yung sa coolant nya, ito na yung gagamitin natin na 10mm na ano, kasi pagka dito tayo sa ano, screw type na socket, hindi kakasya kasi hindi siya papasok yung sa taas. Ayan guys, hindi kasi siya kayang buksan ng kamay oh, matigas. So kailangan mo talaga ng socket. So ayan, pagbukas naman guys, kailangan malamig yung makina nyo. Ayan, para hindi siya mag wala siyang pressure ano, kailangan malamig yung makina nyo. Umari lang sa umaga no. So ayan guys, ayan yung coolant nya. Ayan, puno naman siya guys, pero kailangan talaga maano, ma-check natin siya ano. So, puno naman siya guys. Anyway, kung ano naman 'yan, kung wala namang tubig 'yan, siguro may sensor naman siguro 'yan, makikita nyo sa ano, sa dashboard. Ay wala. Hindi ko lang sure guys, pero may sensor ba siya? May sensor to. Pero wala akong nakikita dito. Dapat dito lang makikita ang sensor niyan. Kailangan talaga mag-check ka talaga para sigurado. So okay naman guys, puno naman siya. Hindi naman siya basta-basta matatapon ano, kasi ano siya eh, matigas siya oh. Kailangan ayan, ibabalik natin guys. So kailangan naka-ano siya, naka-lock siyang mabuti para hindi matatapon ano. Kailangan gamitan mo pa rin siya ng socket. Ayan guys, tingnan nyo. Ayan yung pinakalock nyo. Ayan, nakalock na yan. So hindi mo na pwedeng makamain pagbukas nyan, kasi matigas siya guys. Hindi siya makayang buksan ng ano, ng kamay lang. Kailangan nyo talaga ng 10mm na socket.
So, yun lang guys. Tinatanong natin yung ibabaw. Para yung mga mark ng tubig na leak, may tumulo kasi. Pero wala siyang marking. So, ang design din niya guys, itong takip na to, kailangan buksan mo siya parati. Ito yung mag-check ka ng tubig, ano? Pero hindi ka na lang kailangan mag-check parati. Siguro once a week o ano. Tingnan nyo guys, nakatakip yung takip niya. Hindi mo siya mabuksan pag hindi binuksan itong cover. So siguro gawin natin ng paraan, ano, maaaring palitan natin ng cover to para hindi na kailangan bukas sarado, ano, pagka ano, pagka nag-check ka ng tubig. So yun lang guys, sana may natutunan tayo sa video natin. Maraming salamat sa inyo guys. Kailangan nang iwasing tungan ng motor. So ride safe everyone, and God bless sa inyo lahat. Bye bye.